Welcome back to my channel, Spirit Guide Messenger po. Ngayon po, ang gusto kong i-share sa inyong spiritual awakening experience ko ay yung aking resentment, yung aking hinanakit. So, bali, katulad po ng dati, isa rin po yan, hindi ko alam, ano. So, meron po akong, kumaga bigla na lang po lumabas yung, yung emotion na yan nung last year. So, kung tutuusin, magti-3 years na ako since naging spiritual awakening, So, akala ko kasi, wala na ako, parang naisip ko na lahat na nagpasang ko na, na-open ko na yung third eye ko, andyan na yung na-awaken ko yung kundalini ko, tapos andyan yung kita ko na yung twin flame ko. So, akala ko, yung sa spiritual awakening, hanggang dun lang. So, katulad ng usual yung sinasabi ko na kasi nga po, ako ay ignorante, wala akong alam. So, kung ano lang yung nangyari sa akin, yun lang ang nire-research ko. So, hindi ko alam na meron palang resentment, yung magiging, yung lalabas yung hinanakit mo, no? And then, nung lumabas po yung hinanakit ko niya, siguro mga last year ng October. And tapos, so hindi ko alam na resentment yung yung tawag dyan, Hindi ko, wala akong alam. Pero, palagi kong pinagdadasal at tinatanong ko po sa aking spirit guide kung ano yon. Ngayon, sa madaling salita, ang aking spirit guide po, nag-guide po sa akin, para malaman ko po yung word na resentment at yan po yung ni-research ko, no? So, marami po akong words na ginamit dahil hindi ko ma-pick up agad yung lahat ng message na binibigay po sa akin ng aking spirit guide, no? Pero sa madaling salita po, lumabas po ako sa site na resentment, na meron po silang explanation na ang mga nakakaranas daw ng yung mga ganyang hinanakit is dahil kasi daw po tayong tao, meron daw po tayong tatlong utak, Yung isa, limbic brain, mammalian brain, at saka yung evolved brain. So, bigyan ko lang po kayo ng ng madaling ang tawag dito, definition. Ang limbic brain, basically daw, yan po daw yung palagi nag-freak out. Yung mammalian brain, yung middle child. Yung evolved brain, yan daw yung nag-imagine ng mga bagay-bagay at nag-store ng memories natin, So, yan lang po yung mabibigay kong, yung easy definition. So, kung gusto niyo po malaman yung mga pinaka-specific definition ng yung binigay ko po sa inyong tatlong klase ng brain, So, kayo na pong bahalang mag-research ng sarili nyo, para mas may matutunan po kayo. Dahil ako rin po, ganun din po ako. Wala akong alam. Sabi ko po sa inyo, ignorante ako, So, ngayon lang po ako nag-start na mag-research ng mga ganyan, Dahil kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo yung mga experience na naranasan ko na ako mismo hindi ko alam. So, kailangan i-research ko siya para kahit pa paano ma-explain ko po sa inyo. Tapos, kayo na pong bahala mag-research ng mga pinaka-specific definition. Okay, so ngayon, i-share ko na po sa inyo yung aking resentment, Kasi po, ako po, yung pamilya ko, sa Pilipinas, pinalaki po ako ng magulang ko. Ang mami ko po, single parent po siya. So, nagtatrabaho po siya para sa aming tatlo magkakapatid. Ako po ang bunso. May ate ako, may kuya ako, din ako po yung bunso, So, ngayon, lahat po kaming tatlo magkakapatid, nagbalak po mag-abroad. So, ang kuya ko, ate ko, lahat po kami, tatlo kami, Nagbalak po kami pumunta dito sa Japan. So, sa madaling salita, ako lang po ang, kumbaga, naging successful, Tapos, so, lahat ng sweldo ko po, pinapadala ko sa Pilipinas. So, mahirap din po kami, mahirap din po kami. Pero, kahit na mahirap, kasi ang mami ko naman po, may trabaho. Meron din po kaming apartment. So, hindi naman super hirap na kung tutuusin, Pero, mas guminhawa ang buhay namin dahil nakapag-abroad ako. So, lahat ng sweldo ko po, binibigay ko sa mami ko.
buwan-buwan po, pinapadalahan ko na sa iyo, siguro mahigit 30 lapad ang mami ko. Padala ko, lahat ng sweldo ko, padala ko sa kanya. Tapos ako yung sarili ko, tinitiis ko. Minsan, minsan may time na ang kain ko lang sa isang araw, 2 beses, ano? Dahil so super nagtitipid ako. At mahirap po ang buhay, mahirap. Hindi nila alam na ang trabaho ko dito is naglilinis ng toilet, yung mga pinagdumihan ng tao, hindi nila alam yun eh. Ang akala nila kasi, dahil nagpapadala ako ng 30 kalapad buwan-buwan, akala nila pinupulot yung pera dito sa Japan. So, wala silang ganung idea, no? Na ako rin naman, gusto ko silang iahon sa hirap, kaya nagpupursigi po ako. Which is, sa tingin ko naman, normal po sa ating Pilipino yan. Lalo na kapag yung isa sa pamilya mo na kapag abroad, parang iniisip na nila, yayaman na yung ganun. Parang iniisip nila na madali makitain ng pera dito. Siguro iniisip nila na pinupulot yung pera sa abroad. Ano? Kaya dyan po ako sumasamaan loob ko, no? Kaya siguro, last year ko na naramdaman itong resentment na yung hinanakit ko, no? Na ayokong aminin sa sarili ko kasi sarili kong ina. Galit na galit ako sa sarili kong ina. Dahil ako po, kung wala po akong hanggang high school lang po ako, graduate lang po ako high school. Pero pinagigihan ko po kahit na konting pera, dito na po ako nag-aral sa Japan, pinag-aral ko ang sarili ko. Dahil alam ko, ang mami ko, wala siyang balak na pag-aralin ako. Ang gusto niya lang po, makuha lahat ng sweldo ko. Ang gusto ko naman, maiahon ang mami ko sa kahirapan. Dahil siya, ang nagpalaki sa amin, single parent siya eh. Pero hindi ko akalain na yung perang pinaghirapan ko, gagawin niya ng paritokay ng ilong niya. Yung marami sa Pilipino na, no? Naiinis talaga po ako. Ngayon naalala ko, naiinis ako. Marami sa Pilipino yan ganyan, ano bang problema sa ilong na yan? Bakit kailangan ipatangos? Yan ang pinag-iinit ng ulo ko eh. Ayokong i-upload itong video na to. Pero yan ang nararamdaman ko. And matagal ko na pong gustong i-share yung resentment na ito. Pero kinukonsulta ko po sa spirit guide ko kung dapat ko po bang i-share sa inyo or ano, no? Dahil kasi parang kahihiyan ko na rin to eh. Pero isa po ito sa pagdadaanan nyo after. Hindi ko po alam kung anong stage ko, anong level nyo mararanasan tong ganitong feeling, ano? Pero para sa akin, after, magti-3 years na po ako since na naging spiritual awakening ako. Pero last year lang lumabas itong resentment na yung galit, ano? Yung galit sa pamilya ko sa Pilipinas na hindi nila binigyan ng importansya yung paghihirap ko. At hindi sila nakatulong sa akin kahit konti dahil hindi nila alam ang paghihirap ko dito. So yung lahat ng sama na loob ko, kumbaga lumabas yan last year. Tapos mas lumabas, lalong lumabas po yan etong year na to. So, hindi ko alam kung paano ko tatanggalin dahil ayokong magkaroon ako ng sama ng loob sa mami ko. Pero may time na nung last year, no, nag-usap kami ng mami ko sa telepono. Then, medyo konti na ilabas ko yung galit ko, no? Pero mukhang nagulat ang mami ko na parang dati hindi ganyan ang ugalit mo, bakit ganyan. So, alam ko, nagtaka siya, bakit ganito ang naging ugali ko, no? Pero ako rin mismo nagtaka ako, bakit nasabi ko yung dati hindi naman ako ganito, yung parang ganun, ano? So, yan din po, no? Sinabi ko sa spirit guide ko, bakit ganun? Kung kailan ako naging spiritual awakening, parang naging walang galang ako, bakit ganun? Parang hindi ko matanggap yung sarili kung gano'n ang naging asal ko sa mami ko sa telepono, ano. Tapos ngayon, so, mga ilang araw, ano, nung nakasagutan ko mami ko sa telepono, and then meron pagsisisi. Tapos, alam ko na ang spirit guide ko po ang nag-guide sa akin para matanggal po yung sama ng loob ko, no. Pero, ang naging kinabagsakan ko, ano, parang meron pong Ho'oponopono meditation. Nakita ko po yan sa site ng Hawaiian site na parang yung lahat ng sama ng loob ko doon po tumutugma. So, ang words doon, ang time ng ang meditation po doon, sasabihin niyo sa sarili niyo na I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Yung 4 words na lang yun, ano? So, magme-meditation po kayo. So, ang spirit guide ko po ang nagsasabi sa akin yan. So, sabi ko po sa inyo, ignorante ako. Pero malalaman nyo yan po na ang spirit guide nyo ang nag-guide sa inyo pagka spiritual awakening na kayo. So, kahit ignorante po kayo, huwag po kayo mag-alala dahil guided po kayo. Okay?
So, sa madaling salita, nag-meditation po ako ng almost siguro mga 3 weeks. Everyday ginagawa ko yan. Pero nahihirapan po ako tanggalin yung sama ng loob ko. So, one day, habang nagme-meditation po ako, lumabas po yung lola ko. Lumabas po siya. Hindi ko po siya kilala, pero alam kong lola ko siya. Bakit? Kasi napakabata niya po. Ang kilala kong lola ko, isingkulubot na yung mukha. Ngayon, pero bata po siya. So, during the meditation ko, lumabas siya, pero hindi ko siya pinansin. Pero alam ko, lola ko siya. And then, nung gabi nyo, natulog ako, lumabas po siya sa panaginip ko. Pero hindi ko pa rin po siya pinansin. Sumunod na umaga, nag-meditation ako, lumabas na naman po siya. Tapos, alam niyo po ang sabi niya sa akin, pasaylo ah, bisaya. Eh, hindi ako marunong mag-bisaya, pero na-catch up ko yung words na sinasabi niyang pasaylo ah. So, ibig niya sabihin, patawarin ko ang mami ko. Nasabi niya, mahal na mahal daw ako ng mami ko, kahit gano'n ang mami ko. So, ngayon, alam ko mahal ako ng mami ko. Then, alam ko, syempre, tao rin lang ang mami ko, no? Na, syempre, nagkakasala rin, ano? So, ako, naintindihan ko, pero sa tingin ko, ang mami ko, ang ugali nila, hindi yun magpapatawad ng ganong kadali, ano. So, ako, para sa akin, na-heal ko na yung sarili ko, na ngayon, okay na ako, no? Pero ang mami ko, sa tingin ko, hindi siya okay. Pero pinagdadasal ko sa spirit guide ko, kaya sa Panginoon, ano, na sana maging open-minded ang mami ko, lalo na sa tungkol sa spiritual awakening, ano. So, sa pagtatapos po ng aking video, ano, so, sa madaling salita po, yung naranasan kong hinanakit para ma-heal ko po siya, nauwi po ako sa Ho'oponopono meditation. I-try nyo pong i-research ng sa sarili nyo. So, para kung meron po kayong ma-experience na hinanakit after ng inyong spiritual awakening, huwag nyo pong kakalimutan yung meditation na yan. Napaka-effective. Okay? So, yung sa lola ko naman po, sa mami ko, ano, nakita ko yung lola ko, tapos mga sa mami ko. So, since nung siguro, nang bago tayo mag-quarantine, ano, nakausap ko ang mami ko ng once na medyo nga nagkaroon kami ng talo sa phone. And then, nung after, tinawagan ko, hindi na po siya sumasagot. Hanggang sa nag-quarantine, so, ayun. So, wala pong closure, ano. So, sana pagka medyo naging okay na ang mundo, naging ano na tayo sa ating sa COVID-19, ano? Wini-wish ko po na magkabati po kami ng mami ko. At lahat naman pinapaubaya ko sa spirit guide ko eh. So, alam ko, mauuwi sa mabuting, magandang ano to, reconciliation para sa aming mag-ina. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking resentment story na sana po, huwag niyo pong kakalimutan ito ha, dahil sa tingin ko magkakaroon po kayo ng experience during ng ano nyo, sa inyong spiritual awakening journey. Hindi ko lang po alam kung saang stage, basta tandaan niyo po na meron pong Ho'oponopono meditation. Okay, effective po yan. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa pag-papanood sa aking channel. Namaste po! Bye-bye!